Okay, so ang tatalakayin natin ngayong araw ay paano mag animate ng isang buong scene na kasama na yung environment, kasama yung characters mo at lalagyan natin ng lighting. Okay. Game na. So habol na lang yung iba. Ilan na ba tayo ngayon? 23. Share screen na ako. Screen 1. Ire-record ko. Wait lang, tingnan natin. Ayan, naka-record na. Okay, good. So, bago ako dumako sa mismong i-discuss ko na paggawa ng isang buong scene na kasama ng environment at yung mga animations ng character mo. Okay. Recap lang tayo. Okay, alam kong napagdaanan nyo na to sa ibang mga subjects nyo before sa multimedia na subject, pero daanan lang uli natin. Okay, daanan natin yung mga uri ng shots. Okay, naalala nyo pa ba yung mga extreme close-up, close-up, wide shot? Napagdaanan nyo na ba to? Pa-type kape kung alam nyo na tong mga to. Okay, yan, goods. Okay, so daanan lang uli natin. So, meron ako ditong siyam na uri ng shots. Okay, madami pang ibang uri ng shots, pero ito yung mga usual na uri ng shot, okay? First is establishing shot. Okay, kadalasan, sinisimulan mo yung pelikula mo ng establishing shot para alam ng viewers mo kung nasan lugar yung iyong, nasan yung setting ng iyong pelikula. Okay. Pwedeng sobrang ito, sobrang laki ng sakop ng establishing shot mo. Or pwedeng maliit na labas lang ng bahay, ganun. Okay. Then master shot, pwede siyang wide shot, pwedeng medium shot, pero ayun. Nakaka-compose siya ng yung main character. Then next, yung wide shot. Ito na mismo yung kita yung buong katawan ng character mo. At yan. Bukod sa kita yung buong katawan niya is kita din yung environment kung nasan siya ngayon. Okay. So take note nyo na lang yon. Then full shot. Full shot naman is kita yung buong katawan din ng character mo pero ayun, saktong-sakto lang siya dun sa frame. So, kung sa wide shot, kita yung environment at kita yung buong katawan ng character mo. Okay, sa full shot, kita pa din naman yung buong katawan ng character mo. Pero, ayun, saktong-saktong lang siya sa frame. Then, ito, medium full shot is kalahati ng, ng katawan ng character mo. Pero, mas mababa siya sa medium shot. Kumbaga, kita pati yung nasa ilalim ng waist ng character mo. Okay? So, pwede ding MFS or MWS, medium wide shot. Pwede din. Then, MS, medium shot. So, from ulo ng character mo naman hanggang sa kanyang waist para sa medium shot. Then, so next natin is medium close-up. Okay, sa may chest naman. From ulo hanggang sa chest ng character mo. Okay. So, dito naman sa medium close-up, importante na yung facial expression. Pero, meron ding extra na actions sa paligid na kailangan makita. So, hindi natin ganun ka-close-up sa mukha ng character. So, for example, ito, good example is yung pag-snap ni Thanos. Okay, so, importante makita natin yung mukha niya kasi gusto natin makita na feeling niya mananalo na siya. Then, gusto din natin makita na nung pag-snap niya, yung reaction niya bakit walang nangyari. Okay, pero kailangan nakikita din natin yung snap. So, para makita, ang naisip ng director na magandang
na magandang shot dito is medium close up, since kung hanggang dun sa may bandang dibdib ng character, makikita na natin yung action ng pag-snap, and makikita din natin yung reaction ng character natin. Okay, then close up, ayan. Pag importante yung emotion na pinapakita ng character mo. Okay, so gagamitin natin yung close up. Okay, then extreme close up. Okay, pag gusto natin mag-focus sa isang part ng katawan ng character, or meron tayong tinitingnan na bagay, halimbawa tiningnan ng character yung relo niya, pwede mong gamitan ng extreme close up yun. Yun. So, dun mo pwede gamitin yung extreme close-up. Okay. So, ayun, recap ko lang yung mga yun. Patay. Salt lamp uli. Kung nasundan yun. Okay. So, kadugtong pa din itong mga shots is to framing. Okay. So, alam na natin yung mga shots. Okay. Next, framing naman, kung paano mo ilalagay yung character mo dun sa loob ng shot na napili mo. For example, yung unang type ng framing natin is yung single. Okay. Yung mag-isa lang yung character mo. Okay. So, yun yung single na framing. So, pwedeng close up. Okay. So, tingnan natin yung shot charts. Halimbawa, ito. Ito na yung buong katawan ng character. Then, nandito na yung sample ng full shot, medium full shot, cowboy shot, or medium, ayan. Then, medium shot, medium close up, at extreme close up. Okay. So, kumbaga, itong single shot, pwede siya ng kahit anong klaseng shot. Halimbawa, pwedeng close up pero ang framing mo is single pa din, or pwede ding full shot tapos ang framing mo is single pa din. Okay, kumbaga sa framing nakabase dun sa number ng tao. Okay, so next, pwede ding 2 shots, okay, 3 shot, 4 shot, 5 shot. So kung ilan yung nasa frame mo na characters. Okay. Pero pag ayan, lumagpas na ng 6 hanggang pwede mo na siyang tawagin na crowd shot. Okay. Then, isa pang type ng framing, okay, yung over the shoulder naman. Okay. Tignan natin kung over the shoulder shot. So, ganito siya. Pag may mga dialogue yung character mo, no? So, usually doon yun. Doon mo pwedeng gamitin ito. Tapos usually ay medium close up or medium shot to. Para immersive na parang nag-uusap talaga yung dalawang character mo and nakikinig ka sa pinag-uusapan nila. Okay, so yun yung over the shoulder na framing. Then POV, yung point of view ng isang character. Okay, POV shot. Okay, for example, ito, nasa POV tayo ni Amazing Spider-Man. Okay, then ano pa? Insert shot. Ito na yung dun sa extreme close-up. For example, titingnan niya yung susi niya, titingnan niya yung cellphone niya, tas yung camera natin pupunta din dun. Yun yung insert shot naman. Marahil hindi mo agad mapansin yun sa mga pelikulang papanoorin mo. Pero kung
kung nasa isip mo yun at alam mo yung detalye na yun, makikita mo na sobrang dalas gamitin to. Halimbawa, tumingin lang yung character sa, for example, dito sa board na to. Madaming insert shot na. So, next time na manunod kayo ng movie or series, tingnan mo, pwede mong ilista. Halimbawa, kuha ka notebook, lagay mo insert shot. Tapos tingnan mo ilang beses gagamitin yung insert shot. Sa isang episode ng series, at least 10 dyan may insert shot. Ayun, so ayun. Ganun din ka-importante tong insert shot na to. Okay. Pa-type notebook, una sundan yun. Yung insert shot para din siyang POV. Kumbaga, yung POV ng character mo. Pero dito sa insert shot, parang meron siya mismong tinitingnan na bagay. Okay. Sa POV, yung mismong ano yun, POV ng character mo. Balikan natin. Okay, for example, ito. Sa POV ni Woody ata to. Ay, hindi. Basta yan. Oops. What the heck? Yun. Basta yan. So, ito yung isang example. Pero sa insert shot naman ay mas focus siya sa bagay na tinitingnan ng character mo. Kumbaga yung key na term doon is mga bagay na tinitingnan niya. Okay. Goods. So, ayan. At inano lang, ni-recap ko lang para meron tayong idea kapag gagawa na tayo ng mga composition natin ngayon sa ating ginagawang animation. So, dadako na tayo sa Maya mismo. Okay, pa-type G kung ready na. Okay, halimbawa ay, di ba first step natin? Okay, so lagay natin sa konteksto ng project nyo. Okay, so halimbawa sa context ng project nyo is, ang first step is, ito na lang. Unang step natin is, i-model na natin. Ay, hindi. Story. So, halimbawa, okay na yung story nyo. I-model mo na yung mga assets. Yung characters. And yung environment. Okay. So, halimbawa, okay ka na dyan. Okay. So, next, pwede na natin i-assemble yung ating mga model sa isang MB file. Okay. So, pwede mong gawin is open ka ng new na Maya. Okay, new scene tayo. Then, import mo na. Dito lang, file, import. Pwede natin unang gawin is import natin yung environment natin. Okay, so, for example, ayan, na-import ko na. Okay. So, meron na akong environment ko. So, halimbawa, ito na yung environment na minodel ko. Okay. Pero pag iilawan ko to ngayon, yan, wala pa siya ang ilaw. Pag nirender natin, okay, wala pa. Itim lang siya. Okay. So, ang ituturo ko din ngayon is gagamit tayo ng hardware lang muna para magaan lang. Okay. Hardware yung gagamitin natin na pang-render. Okay. Yan. Okay. So, kung mapapansin mo, kahit wala pa akong ilaw, 'di ba, wala pang ilaw sa hardware. Pero nung ni-render ko, render natin na. Yan. Parang meron na siyang agad na lighting. Okay, so hindi ko na kailangan nilagyan ng lighting. Okay. Dahil 'yun sa material na gamit ko.
ay meron tayong nilagay na ambient color. Okay, 'di ba yung material na foam? Pag nilagyan mo ng ambient color yung material mo is ayan, kahit wala pang ilaw is pwede na siyang makita ng visible sa render. Okay. So ayan lang, isang trick na pwede mong gawin para kung ayaw mo na maglighting. Ayan, pwede mo lagyan ng ambient color yung iyong material. And kahit pag nirender mo siya na siya sa hardware ay ano, magre-render siya kahit wala pang ilaw. So try ko lang tanggalin tong mga ambient color natin na para matest. Ayan, kung mapansin mo dito pa lang sa viewport, ayan, nagiging black na siya. Okay. Pag, kapag in-on ko yung lighting, tapos wala tayong ambient color, ayan, mawawala na yung ano, yung kulay ng ating mga models, yung mga texture natin. So, render ko ulit ah. Yan. So, halimbawa gusto na natin lagyan siya ng ilaw. Okay. So, gagamit ako for example. Pwede kong gamitin ngayon is lights tapos gagamit ako ng point light. So, pag maglalagay ka ng ilaw, isipin mo din kung paano ba sa nakalagay yung ilaw sa ba sa halimbawa for example dito sa kwarto na to, sa living room. Okay? So, minsan, or usually, isa or dalawa na ilaw. So, pwede tayong pumunta ng top view. Okay? Then, ipesto natin. Pwedeng may dalawa kang ilaw dito. Ganyan. Pero ako gusto ko para mas maliwanag, lalagay akong apat. Tapos, equally silang, yan. Equal yung distribution ng apat na ilaw. Yan. Yan. Fully lit na yung iyong room. Okay. So, depende sa'yo kung ilang ilaw yung gusto mo. Tapos, ang ginamit ko uli ay point light. Okay. So, ito mapapansin mo pag dalawang ilaw lang. Ayan. And parang harsh yung shadows. Okay. Pag dinistribute natin siya. Bawag dinistribute natin apat na ilaw ang ilagay natin. Yan. Yan. Medyo mas ano yung shadows natin. Mas nadi-diffuse. Sir, ano po pala ulit yung tawag sa dinidil na lighting? Ano yung dinidil? Okay. So, ayan yung paglagay nung ilaw. So, lahat to, magaan lang to kasi gamit lang natin hardware at saka yung mga basic na lighting ni Maya. Okay. So, kung gusto mong mabilisan lang yung render mo at yung kakayanin ng computer mo, pwedeng gamitin mong render is hardware imbis na Arnold. Tapos, na, imbis na gumamit ka ng SkyDome light, pwede kang gumamit ng mga light na nandito. For example, directional light, point light, area light. Okay, itong mga nandito sa create, tapos light. Pwede natin gamitin yung mga yan. Bago pala yan ay on ko din tong ano, Karnak, para kita niyo yung keys na pinipindot ko. Yan, goods.
Ano yung sa tanong mo biyahe? Ano yung dinidil? Halimbawa, directional light. So, si directional light naman, ayan. Wala siyang paki kung nasan yung ano mo. Kung nasan siya nakapwesto. Ang may paki lang siya sa rotation. So, kung saan mo siya i-rotate, doon tumatama yung ilaw mo. So, marerecommend ko talaga na pwede nating ilaw dito is point light or area light. Area light ganito, para siyang box. Pwede kang maglagay ng katulad din sa ano, katulad dun sa ginawa ko sa point light, pwede kang maglagay ng apat na ganito. Apat na area light para mailawan yung buong bahay ko. So, 1, oops, 2, tapos duplicate natin tong dalawa. Ayan. So, pwedeng ganito yung lighting ko. Okay, then pag click natin to, itong dalawang icon na to kung makikita mo. Ayan, para magkaroon ka ng parang box. Para alam mo kung saan lang yung marerender. Okay? So, may guide ka. So, pag tinutok ko ng ganito yung camera ko, tapos click natin yung render. Yan, same din yung composition. Okay? So, try natin maglagay na ng character. So, import natin naman yung character ni Bart. Okay. So, bale, ganun pala yung ginagawa. Bak, kung hindi mo pa alam ngayon, okay, pwede ka mag-import ng mga madaming model sa scene mo. Halimbawa, di ba ito, nag-create ako ng new scene, tapos in-import ko yung environment, tapos in-import ko din yung character. Then, after nito, pwede ko na siyang isave. For example, pangalanan ko siyang scene 1. So, itong scene 1 na to, nandito na yung environment ko, andito na din yung character ko. Okay. So, testing natin mag-render ng iba-ibang angle kay Bart. Okay, so, for example, una, establishing shot natin. Gawa tayo ng medyo high angle. Okay. Yan. Establishing shot mo, nakatambay si Bart sa living room nila. Okay. Tapos bago pala yun, alalahanin natin yung minimum requirement ng ating project. So, minimum requirement ng project is 1 minute na animation. Okay. Kung i-compute natin, okay. So, sa isang minuto, merong 60 seconds. 60 seconds. Okay. Tapos, sa isang segundo, okay, 24 frames yun. Okay. So, kung ita times mo yan, yan, 1440 lahat ng frames na kailangan mo sa project para makabuo ka ng 1 minute. Calculator natin. Okay. For example, lima kayo sa grupo, tapos, ayun, lima kayo sa grupo. 1, 4, 40. Kung gusto nyong equal yung, ano nyo talaga, yung trabaho nyo, pwede nyong i-divide sa lima to. Okay. So, yun pala, at least 288 frames kada isang member. So, 288. Halimbawa. Oops. Wait lang. Okay. Ayan. It
itong buong 28 frames na to, ito yung kailangan kong bunuin as a member para magawa ko yung part ko na magawa tong kung i-divide natin sa 5 yung ano natin, yung project. So ito ano lang to, parang hypothetical lang na pwede nyong gawin. Okay, pero hindi na naman kailangan sundin talaga. Halimbawa, gagawin ko sa unang 50 frames ko, establishing shot lang, nagagalaw yung camera. So, pwede kong iselect yung camera, select, set key, move natin 50 frames, tapos lalapit siya kay Bart. Magiging long shot. Set key ulit. So, play natin. Raisin natin yung playback speed. Yun. Tapos ka na agad ng 50 frames mo. Bubunuin mo na lang is... Eh, mali pala. Ayan. 288 dapat. Tama. Ayan. So, tapos ka na ng 50 shots. Ay, 50 frames. Kulang mo na lang is 233 frames. Okay. So, halimbawa, next mo, gawa ka uling camera. Next ko naman dito sa bagong camera ko is, halimbawa, mag-i-animation uli ako na papasayawin ko naman to si Bart. Or uupo siya dito sa upuan, pero bagong angle uli. So, ito, seselect ko tong bagong camera. Then, 100 frames uli. Lalapit siya sa mukha ni Bart. Okay, so from frame 50, ayan yung next kong animation. 50 to 100, lalapit siya sa mukha ni Bart. Pero yung animation na to, kunwari nanonood siya ng TV. So, after lumapit ng camera sa mukha niya, mag-stay lang muna dyan yung camera hanggang 150. Okay, so nakatapos na ako ng 150 frames. Kulang ko na lang is 133 frames. So, mga camera movements pa lang yun. Yun, pwedeng gawin, ano, gawing daya sa pag bubuno ng mga oras sa pelikula mo. Okay. Ayan. Test lang. So, try na natin. Ulitin, exit ko muna to. Try natin tong mga shotlist na to. Yung itong iba-ibang shotlist natin. So, for example, di ba una yung establishing shot. So, pwede ka magpwesto ng establishing shot mo. Okay. Bawa ito, establishing. So, click natin render. Then, yan na yun. So, pwede. Okay. Meron na tayong establishing shot. Then, test natin yung master shot naman. Okay. So, pwede kong ibigay sa inyo tong ano na to. Model na to para matest nyo. Magawa nyo yung kada isang shot. Mapag-practice nyo. After ko dito sa lesson na to. Ayan. Okay, master shot. Then wide shot. Ayan na din. Parang same na din sa dun sa establishing shot natin kanina. Okay, then gawa tayong full shot. So, di ba sabi ko yung full shot, kita yung buong yung buong character mo, pero halos ano na siya. Halos sakop niya na yung buong frame. So, pwedeng ganyan. Render. Okay. Tapos, isa pa palang tip. Okay. Click ko lang ito munang ilaw natin. Tapos, punta akong attribute editor.
pwede mong palitan yung kulay ng ilaw mo. Yan. For example, trip mo yung uso ngayon na ano, lighting na ito. Yung parang pink at saka teal. So, pwede mong paglaruan yung ilaw. So, kiklik mo lang yung ilaw na ginamit mo. Halimbawa, itong area light. Di ba naglagay tayong apat na area light kanina? Pwede mong palitan yung kulay niyan. Halimbawa, yung animation na ginagawa mo is medyo thriller, medyo nakakatakot. Pwede gawin mong pula yung ilaw na gagamitin mo. Okay. Okay, tuloy natin yung paglalagay ng shot. So, full shot, medium full shot. Ayan. So, sa ilalim ng waist, mula ulo hanggang ilalim ng waist. Okay. Render. Okay, goods tayo dun. Pa-type ballpen kung nakasunod pa. Okay. Ano lang kaya? Sabi lang kayo, chat lang kayo sa channel kung meron kayong katanungan. Okay. So, ayan. Ayan, then close up. Okay. So, di ba nagawa na natin na in-edit natin yung ilaw. So, naglagay tayo ng iba-ibang colors ng ilaw. Pwede mo din taasan yung intensity niyan. Pag gusto mo malakas yung ilaw. Or pwede mo din yung i-animate. Halimbawa, ang scene mo may parang sirang ilaw sa horror yung pelikula mo, tapos parang may sirang ilaw. So, pwede mong gawin is, punta ka dito sa timeline mo, right-click mo tong intensity, set key natin, tapos mag-move tayo ng ilang frame, tapos i-move natin siyang ganyan. Okay, tapos mag-on, tapos move natin ng 40 frames, mag-off, move natin ng 60 frames, mag-on, move natin ng 80 frames, mag-off, and 100 frames, mag-on uli. Test natin yun. Okay. Pwede din yung ilaw na yun, pwede din halimbawa sirena ng kotse ng pulis. Ayan, ano bang kulay nun? Kulay blue ba yun at red? Ayan. Okay. So, lahat ng mga attributes sa Maya, pwede mong i-right click tapos i-set key. Okay. Para katulad na ito, itong attribute ng ilaw natin, ginawa ko, sinet key ko siya na nagiging 0 yung attribute niya. Tapos, pag gumalaw ng onte, nagiging 10, tapos gagalaw uli, magiging 0. So, para na-animate mo yung value niya. Play natin. Yan, ganyan siya. Okay. So, try natin ilagay si, ano, si Bart sa mixa mo para meron tayong animation. Tapos,
upload ko lang yung model ni Bart. Okay. Okay, next. Ito pala, halimbawa yung in-upload nyo sa Mixa mo na model, nakabaliktad. Yan, i-rotate mo lang siya muna. Para maayos mo siyang ma-rig. So yan, harap ko lang muna siya. Kasi nakatalikod siya. Okay na natin, wrist. Tututok mo lang kung saan. Tennis. Groin. Download natin tong sumasayaw si Bart. Okay, so for example, yung film ko, delete ko muna tong Bart na to. Yung film ko, mag-isa si Bart sa bahay. Okay. Tapos, ayun, naisipan niyang sumayaw. Okay, para ma-move natin to, yung sabi ko noon, gawa natin ng controller itong kanyang joints. So, una, pupunta ako sa curves. Gagawa lang ako ng nerve circle. Tapos, sisilect ko tong joint na to, itong joint na to. Tapos, control select ko tong nerves curve. Tapos, ipe-parent ko lang, or letter P. Yan, para ito na yung gagalawin natin. Para mapwesto natin kahit saan si Bart. Ayan. So, ipipwesto ko siya dito sa harap ng couch. Okay, then try natin i-hide ko lang yung ano, joints kasi masyadong malaki. Ayan. Pwede natin palitin yung joints or i-hide natin mismo. Gagawin ko, ha-hide ko na lang muna yung joints. Para ma-hide yun, punta ka ng show. Tapos hanapin mo yung joints. Tapos uncheck mo lang siya. Ayan. So try natin i-play. Okay. Tapos mapansin mo na wala yung texture niya. I-assign mo na lang uli yung material. So, pwede kang mag-gawa ng new material. Ito, halimbawa, Lambert. Tapos, ayun, alam mo naman na kung paano mag-assign ng material. Kiklik mo lang tong checker box, file. Tapos, hanapin mo yung texture map niya. Oops. So, halimbawa, first 80 frames natin. Ang
animation ko is sumasayaw siya, tapos yan, mula sa establishing shot lalapit yung camera. Set key. Set key. Tapos napansin ko pala, sa mga camera movements, huwag tayo masyadong madaming galaw. Halimbawa, madaming set key para sa camera. Medyo nakakahilo kasi yun pag plinay mo. So usually okay na tong dalawang keyframes para sa camera mo. Tsaka usually ayun naman yung ano, mas natural tingnan na camera movement. Play uli natin. Yan, for example, 80 frames. Ito yung una kong part ng animation ko. So, kung babalikan natin yung ano natin, yung hatian, for yung ginawa kong example. So, nakabawas na ako ng 80 frames. So, ang natitira ko na lang is 208 na lang. Okay, so, tapos na kasi ako sa 80 frames ko. Ang ginawa ko lang is yan, camera movement lang pati yung animation ni Bart. Okay. So next, hanap tayo ng animation na parang ayan, matutumba. Yan natin kung meron. Download. Ayan. So, pwede ko na pala tong i-save. Okay, then pwede ko na din tong i-render. So, save ko to as scene 1 ko. Scene 1, ayan, sumasayaw siya. Next, scene 2, ito. Okay, matutumba siya. Pero bagong camera na uli. So, di ba dito sa animation natin na ito meron ng camera movements? Gagawin mo para halimbawa gusto mong i-delete yung camera movements na ito. Pwede mong gawin is, click mo kung saan yung may set key. Halimbawa ito, frame 80 may set key. Right click ko lang tapos delete. Pero kung gusto mong mas mabilis palalo, pwede mong i-double click na lang yung timeline. At yan, delete din uli. Tapos, madi-delete na yung dalawa mong keyframes para sa camera. So, kung gusto ko dito, sa next kong animation is, may bagong darating na character tapos, itutulak siya. Kaya siya matutumba. So, upload uli ako ng isa pang character dito. Okay, nakatalikod uli. So, paharapin mo lang muna. Then, chin, wrist, tapos elbow, knees, and groin.
Kuha tayo ng flying kick, for example. Flying kick, meron kaya dito? Haya! Ayun. Ito pwede natin download. Okay, so maalala nyo, di ba na turo ko noon, paano ba mag ano, maglagay ng dalawang animation galing mixa mo nang hindi nagpapatong. So first step, i-group mo yung mesh mo pati yung ano, pati yung joints niya. So ito yung mesh ko pati yung joints, Control G para maging group sila. Tapos pupunta ko dito sa, kiklik ko yung group, tas modify prefix hierarchy name, lalagyan ko lang ng prefix. So halimbawa Bart space, tas okay ko. Tapos dalawang beses ko yung gagawin, modify prefix hierarchy name Bart ulit. Okay, so i-import ko naman uli itong flying kick naman. Okay, so andun na yung si Milhouse. Gagawin ko, first step ay lagyan ko uli ng controller tong rig ni Milhouse para mas madali siyang galawin. So gagawa ko ng nerve circle. Kiklik ko yung joints, kiklik ko yung nerve circle, tapos letter P. Ngayon, pwede ko nang galawin tong controller na to. Okay. So, isasakto lang natin. Nung sumipa si Milhouse, kailangan swak siya dun kay Bart. Patay kang hayop ka. Ayun. Play uli natin. Boom. Sir, okay lang po, isa pa ulit yung sa B. Alin yung B? Play ko ulit. So, ayusin ko lang yung camera angle. So, set key natin to. Camera. Tapos nung sinipa niya, 100 frames. Ayan. Over the shoulder set key. Yung parang mapesto yung characters na may animation. So, sige, wait lang. And so, ito yung scene ko. Save ko lang to na scene 2. So, meron na akong dalawang scenes na nagawa. Scene 1 ko is yung sumasayaw si Bart ng mag-isa. Scene 2 ko, biglang dumating tong si Milhouse at plinayang kick si Bart. Okay. Goods tayo dun. Tanong ni Castillo, sir, okay lang po ba isa pa ulit sabi yung para mapesto po yung characters na may animation na, sir? Okay. So, delete ko muna ulit tong mga characters ko, ha? Okay, so halimbawa galing mixa mo. Gawa tayong bagong perspective yan. So ito yung meron pa lang ako is yung environment ko. Ito pa lang yung environment. Tapos in-upload ko na yung unang character ko sa mixa mo, which is si Bart. So the drag and drop ko siya dito sa Maya. Okay. Yan, so andito na siya. Si Bart. Pero halimbawa, i-move ko tong mixa mo hips na to. Move ko siya dito. Tapos play ko. Yun, babalik lang din siya dun sa umpisa. Kasi,
kailangan natin gawa ng controller muna. Para yung controller yung pwede nating i-move. Okay? So, una kong gagawin is, gagawa ko ng NURBS curve. Okay. So, pwede kong i-hide muna itong, hide ko muna itong environment para mas makita natin. So, di ba ito si Bart? Show din natin yung joints muna. Tapos, display, animation, joint size. Yan. So, ito si Bart. Ito yung kanyang joints. Pag minove natin tong joints na to, yan, babalik lang din yan. So, paano natin siya mamove ng kung saan natin siya gusto ilagay? Para ma-move natin siya kung saan natin siya gusto ilagay, lagyan natin siya ng controller. So, ang gagawin ko lang, gagawa ko ng NURBS curve. Itong NURBS curve, lalagay, mapupunta lang siya dito. Tapos, ang gagawin ko is, i-click ko yung joint ni Bart. Itong mix sa mga rig hips. Tapos, hold ko yung control. Tapos, si-select ko tong ito. Itong ginawa nating NURBS curve. Tapos, letter P. Ibig sabihin, parent na yung parent na netong NURBS curve yung joint natin. So, pwede na natin siya i-move. Kumbaga, ito na yung i-move natin, yung mismong NURBS curve. Yan. So, pag plinay natin yan, hindi na babalik si Bart dun sa pwesto niya. Kasi, ang ginalaw natin is yung kanyang parent or yung controller niya na NURBS curve. Ayan. Okay. So, pag gusto mong maglagay ng bagong character, kailangan mo muna i-group to. Tapos, lalagyan natin ng hierarchy name. Tapos, isa pa, hierarchy name uli. Ayan. Tapos, pwede mo nang i-import yung isa pang animation mo. Tapos, ganun din yung step sa kanya. Pag gusto mo siyang ma-move, kailangan mo muna lagyan ng NURBS curve. Si-select mo tong mix sa mo hips. Control select mo yung NURBS curve. Letter P. At yan, pwede mo na din tong i-move. So, play natin. Kailangan swak yung pwesto ni Bart. Yan. So, dito siya. Tapos ito si Milhouse. Sisipaan niya sa mukha tong si Bart. Yan, play. Boom. Aray ko po. Isa pa. Boom. Alright, alright. So, alas 12 na. Tayo yung magbe-break muna. Patype sinipa sa mukha kung nasundan yon at may natutunan dun. Tuloy tayo mamayang alauna. Alright, alright, goods. Paalam pansamantala.